perfección. Derecho, ¿no? Update namin kayo pagdating namin doon sa Endas. Kaya samahan nyo kami, guys. Ito ang second camping namin. Yung una, naalala nyo doon sa unang upload ko sa Viewscapes Nature's Park, no? Yung first time namin, ngayon ito yung second time. Tingin ko okay na naman ang aming mga ready na kami. Hindi katulad nung una. Kaya, ayos. Update ko kayo pag-ando na kami. You gave me so much less. I wonder why I stay. I am wasting all my time. So, ayun guys, no, nandito na ngayon tayo sa Lian, Batangas. Kakapasok mo natin ang Lian. Nasa 20 kilometers pa bago makarating sa Endas Beach campsite. So nagbago na nga yung ano, no? Makikita nyo, medyo liwanag na yung paligid. Kanina kasi madilim kasi nahulan pa. Buti, nakisama pa itong panahon, ano? Ayan, nakisama pa ang panahon. Sana magtuloy-tuloy ito, no? Para naman maganda yung experience natin dito sa ating second camping. Sa update namin kayo pag malapit na. Bye! Malapit na tayo sa beach campsite, guys. Konting isang kembot na lang ito. Malapit na. Ito barangay Santa Ana na tayo. Handa lang yung itlog, babawasag. Pasok na po tayo sa entrance. Pasok tayo sa entrance. Okay, registration. Ito na tayo. Magbabayad tayo ng balance natin. Nasaraduhan ako. Magati. Guys, we're here.
Ganda dito. Kaso, low-tide siya. Low-tide. Walang dagat. Uy, meron. Walang hangin. Pero umulan kanina. Pero mga ganda na ngayon ng panahon. Yeah. Okay, bye mga guys. Okay, mga guys. Okay guys, nandito na tayo sa Ennas Beach Campsite. Hindi pa tayo nakakapag-setup kasi ikot-ikot muna natin itong mga to. Kung gaano kalaki at gaano ano yung mga amenities nila dito. So tara, samahan niyo ako, magsisetup na tayo. Michael, ano masasabi mo? Wala akong masasabi. Maganda. Maganda. Ganda, no? Maganda siya. Mga guys, okay lang dito. Punta kayo. Okay, setup na kami. Thank you.
setup ng ating tent. No tide pala, no, kapag morning ngayon. Ayun guys, maganda siya. Maganda. Pinong-pino yung buhangin. Kaso, mangunguha kami low tide. Ng halaan dito. Antay na lang namin siguro mag-high tide to ng alas 5. Be. Ano ka taga rito? Talaga? Hindi na mamamaya, alas 5, may dagat na. Low tide pa eh. Pero maganda siya kahit lotay. Ayun. Hindi pa kami makakapag-swimming. Wala yung swimming pool dito? Wala. Dagat lang talaga. Thank you.
Yo guys, what's up? Ito ang setup natin ngayong gabi sa second camping natin dito sa Edna's Beach Campsite. Ayan. Tapos dinamihan ko yung ilaw natin ngayon, no? Pinag-aapan ko hanggang dyan, dito. Ayan. Ah, diba? Napaka-relaxing na nga vibes dito sa Edna's Beach Campsite. Although napakaraming camping campers, pero hindi naman ganun ka crowded, sakto lang. Yeah, meron din sa kabila. Dito sa amin, may mga kapitbahay din kami. Okay. Mababait silang lahat. May iba nakakausap ko. Ayan. Ayan, nagluluto tayo ng dinner natin. Sinigang na baboy. Thank you.
Ayan, good morning sa inyo, Edna's Beach Campsite. Time check tayo, 7:20 ng umaga. Napakaganda ng ano dito guys, ng dagat. Kaso hindi palotay na siya ngayon. Katulad kagabi, talagang aabot hanggang dito. Ayan, si mother, tsaka si asawa ko. Almusal. Napakasarap ng tulog namin kagabi. Na malamig. Hindi na kailangan ng aircon guys. Napakalamig. Ngayon, natutour ko kayo dito sa Edna's. Tara, tingnan natin mga amenities nila. Ngayon, nakikita nyo, ito yung tent natin. Setup natin ngayon, umaga. Ayan, magtutour tayo ngayon. Dito sa Edna's, iba't iba yung cottages dito, ano? Ayan yung ibang mga nag-camping. Car camping sila. Maraming nag-ano dito guys. Maraming naka-camp. Iba-ibang setup. Maganda dito kasi pagdating ng 11, hindi na pwede mag-ingay. Ayan. Malapit nga lang pala sa amin yung CR. Ayan lang yung CR nila. Ayan. Ang maganda dito sa Edna's na napakalinis ang CR nila, no? Saka marami yung CR nila dito. Hiwalay yung para sa palikuran sa pinaka shower room. Kung nakikita nyo ito sa mga pambabae, dito naman sa ating kabila ay sa mga lalaki. Ayan guys, ito naman yung CR, palikuran para sa lalaki, babae, magkasama na sila dyan. Ayan, tingnan natin itong shower room ng sa lalaki. Ayan, kita niya yung shower. Ayan, may sabitan dito ng mga damit. Ayan, para hindi mabasa. Nagsha-shower kayo. Medyo maliit nga lang, ano. Ayun ang napansin ko dito. Parang maliit yun sa lalaki. Kasi yung naligo si Missy, nakita ko dito shower ng babae, medyo malaki. Huh? Check natin. Okay. Ayan, no? Mas maganda yung shower ng sa babae. Saka malaki. Huh? Mayroon din para sa senior or PWD dito sa kabila. Ayan. May ilaw, no? Baka mami may tao. Dito sa Edna's guys, katabi lang nitong mga CR nyo at sa mga shower room. Ito ang kanilang wash area. Puntahan natin. Ayan. Andito na rin yung grilling area nila. Malaki to guys. Ayan yung wash area nila. Dalawa yan. Nandun pa sa kabila yung isa. Ito siguro mga grilling area din tong mga to. Kaso hindi na siguro na nila ginawang ganito. Kasi malaki na tong grilling area nila eh. Marami nang kayang kapag ihaw dito. Ayan o, malaki yan guys. Marami kang pwedeng isa lang. Maraming pwesto. Ayan, kahit sa barangay kayo, kasya dyan yung mga lutuin ninyo. Ayan yung isang wash area. Ayan yung kabila. Okay. Ayan yung mga pang bonfire nila guys. Makikita nyo. Ayan.
300 per night, per hour yata ang, I think, 300 per hour ang bonfire. Ayan. Ito, pwede na kayo mag-bonfire dito. May bonfire area sila. Ayan. Ito naman yung mga for rent nila. Mga table, long table, bench. Ayan. Mga stool, upuan, nandyan na rin lahat. At katabi nila ang tindahan na to, guys. Ayan. Ito, guys, pwede nyo mabili yung mga kailangan nyo pag wala kalimutan yung bumili. Open yan, guys, 7 a.m. to hanggang 8 p.m. lang sila. Ayan. Diyan ako bumili ng ice tube kasi kulang yung ice tube namin. Tapos dito may ginagawa dito parang event hall. Si kuya yung nag-assist sa amin kahapon. May dalang aso. Siya ang mag-assist sa inyo pag pwesto na kayo sa spot nyo. Ito yung mga ibang nag-car camping ngayon. Kahapon, Saturday. Ngayon is Sunday. Ayan. Hindi ko na mapuntahan doon. Hindi ko na makita yung setup nyo. Nakakahiya. Kaya ganito lang tayo. Ayan. Marami nag-camping kahapon. Akala nga namin, kami lang, konti lang kami. Kasi mga alas dos na, wala pong nagdadatingan. Yung pala, dumarating sila late na. Mga 3, ganon. 3 to 4 na dating sila. So, ito yung beachfront. Ayan. Mga setup nila. Ito ang beachfront. Ayan, may mga cottages din sila, guys. Lalagay ko na lang dyan sa description kung magkano yung mga ganito. Ayan, kung tinatamad kayo mag or kung wala kayong tent, pwede kayo dyan. So, ito yung beachfront nila, guys. Palo tide na. Kasi tuwing gabi, nag-high tide dito. Mag-i-start yan ng mga 9 or 10 p.m. Ayan, hanggang madaling araw. Ayan, may crystal kayak sila, guys. Oh. Pwede rin kayo mag-crystal kayak. Marami din ditong activities, no? Pwede rin mag island tour, island hopping. Pwede rin mag banana boat, I think. Ayan, yung iba nagpapak na. Kami, magpapak na rin kami mamaya. Magluluto lang kami ng brunch. Diretso na. Para dinner na lang mamaya. Actually, mababait yung mga tao dito, guys. Lalo yung mga locals na nagtitinda. Oh. Titinda nila is mga tawilis. Mga dried tawilis. Mababait yung mga locals. Kaya support natin yung mga locals. Product natin. Maraming mag-aalok sa inyo, guys. Pabalik-balik sila dito. Minsan, kukulitin ka. Kahit nakabili ka na, alokin ka pa rin. Pero mababait sila, guys. So, kayong pag punta kayo dito, kayong masyadong mana sa kanila. Ayan. Ito ang beachfront. Napakahaba nito, guys. Hanggang dun. Pero kung gusto nyo solo lang, wala masyadong nag-camp. Mas maganda kung weekdays kayo, no? Or kahit Friday. Okay lang kahit Friday. Wala masyado. Pero pag Saturday kayo, ayan, marami kayong kasabay. Kung gusto nyo lang naman, ang kayo lang. Pero maganda rin maraming kasabay. Masaya din. Kung mababait yung mga kapitbahay mo, mga fellow campers mo. Ayan. Napakaganda ng panahon, nakisama. Kala ko, katulad ka hapon, umaga, umulan, di ba? Nakita nyo naman doon sa previous video natin. So, ito yung
spot namin, guys. May magpapak na kami. Luluto na lang tayo ng brunch natin. Maya-maya lang. Ay, update ko na lang kayo pag pack na kami. So, bye-bye. The sky is so pretty right now. I wonder if you're pretty eyes to see. I need a good love. I wonder if you're ever gonna be. In a couple weeks I could drive away and you could find another victim. It's not your fault I feel this way. Senseless, with no direction. This town is a lot of things. Gets you down or lets you be. And I need to get out. Ticket to leave in a couple weeks. I could drive away and you could find another victim. It's not your fault I feel this way. Senseless in no direction. In a couple years and a little more gray, we'll stop dreaming about each other. No one's fault, we'll find a way to get senseless for one on earth. Yeah, we'll get senseless for each other. Where do you go when the lights are turned? Baby, come on. Thank you.